vlog ko, abangan nyo po, magpapakasal ako. Wow! Tsaka doon mo lang ginawa. Lahat na hindi ko magawa sa TV, doon ko na lang ginagawa. Yung mga hindi ko masabi sa TV, doon ko na lang sasabi. Sino yung asawa mo? Ay, napipili pa ako. Jukes or Teddy lang naman napipili. Sino kasama si Bong? Hindi kasama si Bong sa pagpipilian? Wala ko? Ayoko, yun siya may gout. Ano yan? Naninigas ang buong katawan. Hindi mo na-miss? Kasama naman si Jong La. Oh my God, si Bong pala si to. Si Bong yan. My God. Isang linggo siyang nagtrabaho. Oh, marami siyang blessings ngayon. Ikaw naman, ano? O, tamo, di ba naguluhan ka din? Nagulong talaga ako kung si Jong to o si Chabit Singso. si Bong pala to. Si Bong ako. Ibang tawa ako doon. Kung makasalamin ka, kala mo gumawa po ka. Nagmukha kang gobernador ng Ilocos. Mabaga yung mata ko. Susasa ng mga hayop mo. Pasahin mo na yan! Ayoko! Contactless ko pumapaling, nalulunod. Yan po ang pagpapatunay na na-miss ni Meme si Bong. Wala to. Ito talagang na-miss ko. Diyos ko. Wait, bakit wala ako sa choices ng papakasalan mo? Alin? Sa choices, ba't wala ako? Wala rin man ako sa choices ng sasagutin mo. No? Nagpunta ako sa karagatan, pinahanap kita sa mga isda at kung di dahil sa lambat nila, hindi ko na. Ang ganda nga ng shoes eh! Oo, ganda-ganda ng suot ni Bella. Ang ganda-ganda ng suot. Ang ganda ng suot. Ang ganda nitong headband mo. Nagmukhang biti na sun visor. Sabi ko, taas naman ang laglat niya. Ang laki nung nilagay nung nanay. Sana nilagay mong gano'n para liberty ka. Okay lang. Sige, tatanggapin ko lang. Pero, ang ganda-ganda mo today. Sobrang thank you. Yan yung gandang hinahanap-hanap ko eh. Yung mga gandang hinahanap-hanap ko para itumba. Itumba! Bawasan natin. Ngayon nga lang ulit siya bumalik sa atin eh. Easy lang. Easy. Parang walang kakakaba-kaba kanina. Renzo, meron po konti. Konti lang, Diyos ko. Siyempre, ikaw na magganyang sapatos, kakabahan ka pa ba? Yan ang magbibigay sa'yo ng confidence. Sabi ng sapatos niya, akong bahala, tumayo ka lang. Kumanta ka lang. Sapatos, eh. Alam mo yung sapatos, ka nang nagbibigay ng confidence yan. Pag yung sapatos mo komportable sa'yo, hindi ka natatakot, tapos feeling mo na lumalakas ang loob mo lalo. Diba? Kaya tuwing magpa-perform ka o may gagawin ka mahalaga, siguruduhin mo yung suot mong sapatos, yung paborito mo at komportable ka. Yes, pa. Ang ganda ng ngipin mo, ang puti. Sa iyan, binabad mo sa camera 360 yan ano. Hindi po. Ay, hindi. Ano po siya? Siguro simulang bata pa po ako, ganyan na po talaga siya. O di ikaw na maganda. Ito po yung kayamanan ko po. Kami na yung pabaya. Kami na yung bulokang baga. Kami dito kami nagtututbrush. Hindi ito maganda ni ng ngipin ito. Patingin. Oh. Ay hindi pala ikaw yon. Sino ba yung maganda ng ngipin dito sa show? Uy, akala ko na. Yung maganda ng ngipin mo. Ay si Ryan. Tingin? Maganda ng ngipin ni Ryan. Oh, di ba? SpongeBob. Oh, ha? Ano? SpongeBob? SpongeBob? SpongeBob. SpongeBob? Ang rinig ko nga ito, SpongeBob eh. Ako? SpongeBob na rinig ko. Ang ganda ng ngipin ni Ryan. Paano naging maganda yung ngipin? Wala ko yan, nasa eskwelahan ka, tapos pinag-aaralan yung mga dinosaur. Makikita niyo sa ngipin niyo. Kung ano itsura ng mga dinosaur dati. Kwentuhan mo kami ng story mo. Bakit mo hinanap ang tatay mo? Para sa akin, bilang bata, na lumaki na hindi kilala ang tatay, syempre kahit sino naman po maghahanap. Mahalaga sa akin yung makilala ko lang siya. Kung ano man yung meron siya, syempre ayaw ko naman pong magkaroon ng... Yun po, masaya na po ako na makilala ko po siya at ipakilala niya po ako sa family meron po siya. Naghiwalay yung nanay at tatay mo, kinuha ka ng nanay mo, ganun bang istorya mo? Bali, parang ganun na nga po. Ano po siya? Sorry po. Tawagin mo na rin nanay mo siya, kakausapin ko. Mas maganda yung malinaw. Ayoko na makakakalap tayo dito. Wala po, nasa probinsya. Wala. Hinahanap din ng tatay mo. Nagkahiwalay-hiwalay talaga sila. Pero yung nag-meet kayo ng tatay mo, kamusta ang pagtanggap niya sa'yo? Sobrang saya po niya. Nagulat po siya na meron po pala siyang anak. Paano nagulat? Ha! Meron pala akong anak! Hindi na ba kaya? Ganun ba yung reaction ng tatay mo? Hindi naman po. O, patingin. Paano yung reaction niya? Kunyari, ikaw yung tatay, siya yung anak. Hindi, maganda. Nakita kayo. Ganito yung anak. Oh, sige, ako yung anak. Ako yung madrasta. Sige, ako yung anak. Ito yung anak. Nakatalikod ka, tapos kakalabitin kanya, sabihin siya yung anak mo. Tay, ako nga pala yung anak mo. Ay, nak, kamusta ka na? Akala ko nagulat ka. Ay, nagulat ba yun? So, pag nagulat, nangangamusta?
Yung tindahan sa kanto namin, social. Bakit? Nakalagay talaga, di ba iba? Leeg. Di ba? Pakpak, kita, nakalagay. Chicken neck, 15. Social oh, chicken talaga. Neck? Oo. Oh. Oh. Chicken wings, 15. Wow. Sumunod? Chicken legs, 15. Ano pa? Chicken 7, 15. Ano chicken 7? Yun daw yung kapit ko. Ano yung chicken 7? Yun po yung picho. Picho? Picho kasi picho? Ang English daw ng picho, 7. Ano ba yung English ng picho? Oh, bumigay ka pa? First time ko naka-experience ng ini-interview, dinigayan ako. At take note, ha? Amoy manok, girl. Amoy ano? Amoy puwet na may laman. Buti hindi mo ginawa sa kanta mo yan. Hindi ka dumigay. Nakakaloka ka. Ano yung sa inyo? May ano? May harina? Apo, may breading po yun. Ah, may bread? Ay, may kasama yes, tinapay? Hindi po. Kumbaga parang mas para maging maganda. Alam mo na, ayaw explain ito naman pumatol. Pero may sausawang kayong specialty. Saksawang specialty, ha? Hindi, yung sabihin mo timpla. Special lang, hindi na wala ng tea. May sausawang silang special. Special na. O, ulitin ko, ha? Meron kayong sausawang na special? Yes po. Suka po na may blend na blender po. Namiss mo siya talaga! Napapalik ko lang eh! Yung mga ganyang banat na namimiss ko sa kanya. May sasawa kay specialty. Sumobra lang! Meron kayo? Meron po. Ano yung... pwede ba sabihin yung... Ano specialization nyo? Pwede ba sabihin yung specialty nyo? Yes po. Bali, purong suka po siya. And then mayroon may po siya... Oh. Blendered po yung sibuyas. Blendered ha? Hindi yes, blended. Blendered. O, oh, tapos... And then nilalagyan... How about oven toasted? Lagyan niyan ba kayo? Oven toasted. Tapos, ano wala pa? Po. Bali, mayroon po siyang asukal po, pero sakto lang po yung asukal para mag, maging tama po yung timpla na may asim, na may konting tamis, na may konting alat. Oh, bagay special. Di ba nagpapalagay siya ng extra ng sauce niyo? Pwede yun! Diba? May pwede naman po. Pero wala naman po. Ay, sa amin may dogdog. Sasabihin ko dun sa kaibigan ko nagbebenta ng balot, tumabi dyan sa tindahan niya at kumuha ng suka. Masarap yung sasawa ng balot eh. Pag kayo dyan, ha? Anong pangalan ng manukan nyo? Ikis Pritong Manok po. Ano? Ikis po. Ikis Pritong Manok. O bumili po kayo dun sa Ikis Pritong Manok. Supportahan din natin yung mga ganyang negosyo. Oh, thank you. Kasi pag umunlad yung mga negosyong ganyan, may umuunlad sa komunidad ninyo. At masarap na malaman na maraming umuunlad na Pilipino, di ba? Ikis. Saan yung pwesto mo? Sabi mo rin kung saan. Meron po kaming pwesto sa San Luis, Pampanga, Hagonoy, Paumbong, Kalumpit, Bustos, San Rafael, Bulacan po. Magkano franchise sa inyo? franchise. So, ano ba po? Bali, hindi pa po namin pinapasok yung... Joke lang, ito talaga mapagpatuloy sa masasabi. Sorry naman po. Pero ilan na? Apat? Lima? Yung pwesto po? Oo. Bali, hindi, ngayon yung gasol. Po... Ilang gasol ang ginagamit niyo pag nagluluto? Nung ano po, ngayon po nasa 26 po. Dami na. Pwesto po. Grabe. Sana lumaki kayo ng lumaki, tapos maging yung pinakasikat na ano na manok kayo sa ano sa Bulacan. Yes po. Tama, meron akong kapitbahay dati, ano, sikat siyang rapper. Tapos hindi na siya nagre-recording, hindi na siya nakapag-rap. Tapos naglagay siya ng ganyan, manukan. Oo. O, pero ang binibenta niya lang mga pakpak. Bakit ang pangalan nung tindahan niya, Pakpakyo. Pakpakyo? Rapper pa rin natin nga. Pakpakyo nakalaga. So nakaganon pa yun? O, nakaganon siya sa dulo. Break it down. Kala ko nakaganon. Nagano siya. Pakpakyo. Break it down. Parang pagbuti, dalawang beses inulit. Oo, Pakpakyo. Kaya, kasi dapat catchy yung pangalan ng mga negosyo nyo. Nagbebenta kayo ng tuka? Tuka? Hindi po. Hindi. Yung kapitbahay nagbebenta ng tuka. Ano tuka? Yung tuka. Tuka ng leon. Ano ba pinag-uusapan lang? Di ba manok? Kinakain ba yung tuka ng manok? Yun nga. Eh, masisisi ko ba yung nagbenta sila? Bumili nga ako eh. Masarap naman yung tuka. Kaya lang, after 2 days, narinin ko, tumitila ako sa sigmura. Eh, kasi nga, ba't kinain mo yun? Nakakalok. Eh, constipated ako, hindi ko na ilabas agad. Naririnig ko na dito. Eh, bakla pa yung manok. Tiktilao ko. Tiktilao ko. May accent. Yung ate ko kumain din nung tuka. Oh, ano eh, pagkain niya ng tuka, nabilaukan siya. Oh. Nabuara dito. Ayun, nagka-Adam's apple siya. Nakatulis na ganun. Nagka-Adam's apple. Tiktilao. Pag ako nagbenta ng mga manok, gusto mga... May nag-endorse. May kumukha nga sa endorse. Ah, talaga? Mm-hmm.
And walks, man walk. Ganun mo bibig kasi? And walks, man walk. Bak lang po, kain kayo ng pechwa. Kasi nakatulog ba yung ginagawa niya? Yung luya tsaka yung itlog? Oo, kasi ako actually noon, hindi lang sa labat, hindi lang yung juice, kundi talagang mismo ginunguya ko yung luya. Oo, at saka hiyangan. May mga tao talaga hiyang sa luya. Mm-hmm. Yung iba sa labat lang, hindi mismo yung yula yung luya. Yung pinagkatasan lang. Siya naman itlog. Ikaw rin kumakain ng itlog. Tapos saka pero luya. Pero hindi pag kumakanta. Bago matulog. Para tisbusog ka na. Oo, para maganda ang tulog. Kumahimbing. No, kasi itlog. Madulas yun. Pagka yung, actually sa akin, buong kasama yung yellow. Pag nilunok ko siya wago kumanta. Ay, eh, yung balat po. Kumakain ng balat ng ito. Mahirap na yun. Kasi sasabit yun, guys. Dito yun eh. Hoy, huwag kayo matis. Minsan sa buhay nyo, hindi nyo namamalayan kumakain ng balat ng itlog. Lalo na pag nilaga, pag hindi bubuong na bakbak yung shell, may naiiwang balat na kakain yun. At saka walang masamang kumain ng balat ng itlog. Yung shell? Hindi. Yung shell, di ba? Yung shell. Minsan, di ba, tutok-tok mo. Pag binalatan mo yon, merong kasamang balat yung sa loob. Meron pag ganun. Lalo na pag nilaga, makikita mo yun. Evident yun sa mga nilaga. Tama. Oo. Yun yung parang yung pag nanigas na cytoplasm. Spell. Oh my God. Cytoplasm, that's part of the cell. Which spell. Is the fundamental unit of the human body. Langit-langit ang tawag doon. Charas-charas lang. Sa Bisaya, langit-langit ang tawag doon sa sinabi mo. Ano po? Langit-langit. Langit-langit o tamo? Sa Bisaya. Pag nakakain ka talaga ng itlog, langit-langit. Ang ganong kanta niya, greatest performance of my life. Correct. Siyempre sa edad niyang to, wala na siyang sasayangin. No? Talagang yung pinakabongga ng ibibigay niyo. Naibigay niyo ho ba kanina, ma'am? Feeling niyo ba greatest performance niyo to? Naibigay ko rin. But, pero bakit ang lungkot po ng mga mata ninyo? Ay, hoon. Kasi wala akong tulog. Wala kang tulog? Bakit po wala kayong tulog, mami? Kasi nag-iisip ako eh na ano ko sa... Sige po, kayong dalawa na lang po mag-usap. Uwi na po. joke lang. Wala kang tulog. Okay lang yung walang tulog, mother. Namnamin mo na lahat ng gising mo. Dahil marami kang kaedad, di na rin nagising. Kaya ang swerte-swerte mo, gising na hindi ka nakatulog. Diba? Huwag kayo makikinig sa kanya. Uy, parang ikaw to, Bella. Bakit? Napakakulay ng love life. Wow naman ah! Parang yun sa'yo, black and white. nung nakilala ko kay ni Angelica, nagmukhang black and white yung love life ko. Oo nga, hi Angge. Ayan, nakita kami ni Angge nung isang araw sa Tipsy Pig. Oo nga, kinwento niya nga. Maraming relasyon na pinatay ng bisyo. Oo, totoo. Sugal, droga. Totoo. Pag-inom. Sorry. Nahawa ka kay Kaya. Kain ko yung kilain mo, number one. Kaloka ka. May pakpak tuloy yung hininga ko. Nung kumakanta ko sa mga night spots, parati naman siyang pupunta. Mm-hmm. Halos every night, magdala siya ng mga kasama, ako ang magbabayad. Hala! Wala namang masama. Ikaw ba hindi mo naranasang magbayad? O hindi naman ganun. KKB. maraming ganyan, KKB. No? Hindi nagpapalibre yung babae. Ayoko, oo. Hate. Kung ano kainin mo, bayaran mo. Yung kakainin ko, babayaran mo. Pumikit ka, maririnig mo kausap mo si Tita Annabel. Sige po. Lumiligaw siya sa akin. Pero hindi ko alam na may asawa pala siya. Di ba para si tita? At wait lang. May nanligaw sa inyo. Tapos? Hindi ko alam na may asawa pala eh. Ay, ano pong pangalan yan? Papahanap natin. Anong pangalan po niyan? Joke lang. Huwag niyo po sasabihin, ma. Hindi ko pumahanap yan. Tapos, nung nabuking mong may asawa siya, kayo na yon o nanliligaw pa lang? Nanliligaw pa lang siya. Nasaktan ka? Malamang. I think nasasaktan pa rin si mami hanggang ngayon. Ikaw talaga hahanapin kita. Ang kulit mo eh. Ang ano mo eh. Huwag nyo na pong isipin yon. Anong pangalan na lang ng babae? Joke lang po. O tapos, nakamove on ka naman agad. Nakamove on din. Para siyang batang Alessandra de Rossi. Alessandra de Rossi. Diba? Yan din ang sinabi sa akin na nagsisimula ako sa showbiz. Sabi? Para kang batang Alessandra de Horsey. Kung nagkatuloy yun doon si Alessandra at si Richie talaga. De Horsey. Alessandra De Horsey. Mabilis mo talaga. Napakatalino mong horse, bata. Horse power. Ganyan. Mabilis. What is your favorite subject? Recess. May ano din tong batang to. Recess. Kumidyante din tong batang to. Pag-recess nyo ba,
Meron kasi naaalala ko dati pag recess, merong isang ano, yung nakatoka, bababa sa kantin, tapos pag akyat niya, may dala siyang malaking tray, nandun yung mga paninda, tapos may listahan yun, iikot. Diba? Tapos, ayokong matoka sa ganun siyang. Kasi di ba kinukompute yun? Pag, ang hirap! Pag nagkamali ka nung compute, nangyari sa akin, nagkamali yung compute, iyak ako nang iyak kasi kung di ko alam kung paano ko babayaran yung kulang. Kulang. Ano mga tinda sa inyo? Mga sandwich po, tsaka juice, at marami pa po. Yung sandwich, mga banana hotdog, yung mga hotdog na budol. Yung pag nakita mo yung hotdog, naka-plastic yun, di ba? Nakalabas yung ulo ng hotdog doon sa tinapay. Tapos sabihin mo, ay, ito bibili ko kasi ang laki ng hotdog. Pagkagat mo nung dulo, yung gitna wala ng laman, inusog pa lang. Inusog! Ang liit-liit lang pa lang nung demonyong hotdog na yun. Na pinaasa ka. Oo. Ikaw ba nakikipagpalit ka ng baon sa mga kaklase mo? Hindi minsan. Hindi po. Oh, kinakain mo talaga kung ano yung hinahanda ni nanay? Opo. Oh, ako yun naman ang ugali ko, nakikipagpalit ako. Anong handa? Anong baon mo lagi? Ha? Siyempre, kung hindi lang naman naglalaro yun sa hotdog and rice, di ba? Laging ganun lang eh. O kaya luncheon meat and rice. Pag gulay, inaabot ako ng tapos na ang recess, hindi ko pa may siya naubos. May lunchbox ka? Oo. Yung mga... Pag mga may paha, sa, pag may mga sandwich, pa hotdog, pa rice, nakakaluwag-luwag na kayo noon. Kasi kami dati, halos lahat kami magkakaklase. Ang baon lang namin, yung nabibili lang sa tindahan, yung mga rebisco. Oo, may ganun din kami. Fudgy bar? Walang ganun sa amin lang. Pero masarap yung Korean baka food na dala mo. Kala mo, nakakaabot kami sa endorsement mo. Hindi ko pa nagpapadala sa bahay ko niyan. Magpadala ka nga ng box-box, ipamimigay ko dun sa mga ano. Ako bahala, mami. Pamilya ng jowa ko. Charot, pamilya. Tawag ng tanghalan sa show!